Likas sa mga Pilipino ang pagiging matipid sa lahat ng bagay, kaya naman kalimitan ay naghahanap tayo ng mga natural at alternatibong medisina kung mayroon tayong mga nararamdamang hindi gaanong malubhang sakit tulad ng simpleng ubo at sipon. Ang pag-ubo ay ang normal na reaksyon ng katawan sa tuwing may nalalanghap tayong mikrobyo. Kaya tayo inuubo ay para mailabas sa mga mikrobyong ito tulad ng virus at bakterya, pati na rin upang mailabas ang plema na nagdudulot pa ng ubong mas malala. Narito ang mga natural at halamang gamot para sa ubo. Number 1, oregano. Ang halamang ito ay karaniwang makikita sa bakuran at lingid sa kaalaman ng marami, maraming karamdaman ang kaya nitong lunasan, katulad na lang ng sipon at ubo. Dinidikdik ang 3-5 daw nito at nilalaga sa 2 tasa ng tubig pagkatapos iniinom na parang tsaa. Number 2, malunggay. Ang malunggay ay isa sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Ito ay mabisang halamang gamot sa sipon, lalo na sa mga bata. Dikdikin lamang ang malunggay at lagyan ng kunting asin at kalamansi, sakay painom sa may sakit. Gawin ito 2 beses sa 1 araw. Number 3, kalamansi. Ang prutas na ito ay mayaman sa vitamin C na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system. May antibacterial properties din ito, kaya naman mabisang pumuksa ng virus sa katawan. Pinipiga ang katas nito sa 1 tasa ng mainit na tubig at hinahaluan ng 1-2 kutsara ng honey at ipinapainom sa may sakit. Number 4, turmeric. Ang turmeric ay may curcumin na nakakagamot sa sore throat at ubo. Ang curcumin ay antibacterial at anti-inflammatory properties na epektibong nakakagamot sa ubo at sipon. Magpakulo lang ng 1 tasang tubig at 1 kutsara ng turmeric powder at maaari ring haluan ng paminta at cinnamon sticks para mas epektibo at magkaroon ng mas kaaya-ayang lasa. Pakuluan ito 3-4 minuto at ipainom 2 beses sa 1 araw. Dagdagan din ng honey para sa lasa at para din maging mas epektibo. Ang iba ay hinahalo ang turmeric sa gatas. Sa iba naman, hinahalo ang kaunting turmeric sa 1 kutsarang honey para sa paggamot sa tuyong ubo 3-4 beses sa 1 araw. Number 5, ginger. Marami ring matatanda ang naniniwala na makakatulong ang dinikdik na luya bilang gamot sa ubo. Ito ay mabisang gamot sa plema na ayaw lumabas at herbal pa ito. Para sa tuyong ubo, pakuluan lang ang hiniwang luya at ipainom ng paunti-unti ang pinagtubigan nito. Lagyan ng konting honey para makatulong sa lasa nito. Nakakatulong ang luya sa paglalaway at pagtunaw at paglabas ng plema o mucus mula sa dibdib. Number 6, lagundi. Dito sa Pilipinas, kilala ang lagundi bilang gamot sa ubo. Sa katunayan, may mga cup syrup na nga nagawa dito. Popular at kilala na ang lagundi bilang mabisang halamang gamot sa ubo. Tulad ng lagundi, may mga studies na nagsasabing nakakatulong ito para mapalambot ang plema sa baga at sinasabing pinaluluwag din ito ang daluyan o daanan ng hangin sa baga. Para naman gamitin ang lagundi bilang gamot sa ubo, magpakulo ng dahon nito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 15 minuto. Bahagyang palamigin ang pinaglagaan at saka uminom ng 1 o 2 baso nito ng 3 beses sa 1 araw. Ang lagundi ay isa sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Number 7, honey. Isa pang sinasabing magandang gamot sa ubo ay ang honey. Ang honey ay may mga pag-aaral na nagsasabi na nakaka-reduce ito ng frequency ng pag-ubo. At dahil nababawasan ang pag-ubo, nakakatulog tayo ng maayos. Nababawasan rin nito ang secretion ng mucus. Paliwanag ng siyensya, ang honey ay may analgesic properties o maaaring makatulong sa pagtanggal ng sakit dahil dumidikit ito sa naiiritang mucous membranes, tinatakpan ng mga ito at nakakapagpaginhawa ng pakiramdam. Mayroon itong antibacterial properties na makakatulong kung ang ubo ay sanhi ng bakterya. Number 8, paminta. Ayon sa New England Folk Medicine at Traditional Chinese Medicine, paminta ang isang mabisang panlaban sa ubong maplema. Ang paminta ay nakakapag-stimulate ng circulation at pagdaloy ng mucus o plema. At dahil ang honey ay sinasabing ang natural na cough suppressant at mild antibiotic, ang pagsasama ng 2 ito ay sadyang epektibo na panlaban sa ubo. Ihalo ang 1 kutsaritang pamintang durog sa 2 kutsarang honey sa 1 tasa. Buhusan ng kumukulong tubig at iwanan ng 15 minuto sa lain kung kailangan at saka inumin.
Number 9, tubig na may asin. Ang pagmumumog ng tubig na may kalahating kutsaritang asin ay nakakatulong na mailabas ang plema na nasa lalamunan at nakakatulong na may bisarang sakit ng lalamunan. Gawin ito 4-5 beses sa isang araw dahil nailalabas nito ang bakterya at toxins na nagpapalala sa ubo at plema. Number 10, steam treatment. Epektibo ang pagpapausok para mapaluwag ang naninikit na plema at napapaginhawa ang paghinga. Maglagay lamang ng bagong kulong tubig sa isang bowl, lagyan ng 3-4 na patak ng eucalyptus oil at 3-4 na patak ng tea tree oil. Ang iba ay gumagamit ng vapor rub sa halip na oil. Iharap ang may ubo sa usok ng bagong kulong tubig at magsaklob ng tuwalya para siguradong maaamoy ang usok. Nakakapagpaluwag kasi ito ng airway sa paghinga at tinatanggal ang plema sa lalamunan at baga. Huwag ipagwalang bahala ang sipon at ubo. May mga panahong akala mo'y karaniwang lamang na sakit ay mas malala na pala. Mas mainam na kumonsulta ka agad sa iyong doktor kung hindi pa rin gumagaling ang sipon at ubo pagkalipas ng ilang araw na pagsubok sa mga nabanggit na halamang gamot. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!